Napabilib si Turdy Ravenna, bagong Pinoy player na nagpapasiklab sa Europa kinabiliban. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So kaninang madaling araw ay naganap na ang opisyal na pang-apat na laban ng kupunan ng ating kababayan sa Europa na si Turdy Ravenna. Ito nga yung first franchise team mula sa Dubai sa ABA League na Dubai Basketball Club. At sa kanilang pang-apat na laban na ito kontra sa kupunan ng Borac Mozart Kasik ay nakuha ng DBC ang kanilang pangatlong panalo sa final score na 87-74. First quarter ay dikdikan ng laban ng magkabilang kupunan. Patas ang parehong team sa opensa at depensa pero nakuha pa rin ng Dubai ang kalamangan sa pagtatapos ng first frame ng isang puntos na lamang. Pagakyat ng second period ay dito na umapoy ang opensa ng Dubai na ikinamalas naman ng Mozart kaya biglang taas ang lamang ng DBC sa pagtatapos ng second quarter. Third quarter ay matinding comeback ang ginawa ng Mozart dito kung saan ay biglang apoy ang kanilang opensa. Buti na nga lang ay talagang sinabayan ito ng Dubai kaya hindi pa rin kumawala sa mga ito ang momentum ng game. Pero sa final quarter ay muling umapoy ang opensa ng Dubai pero sa pagkakataong ito ay hirap nang mahapula ng Mozart ang dalang matinding opensa ng Dubai. Kaya ito na rin ang dahilan ng kanilang pagkatalo sa laban na ito. Ngunit another nakakadismayang panalo na naman ng Dubai Ball Club para sa mga Pinoy basketball fans. Dahil pero bago yan ay ibabahagi ko lang sa inyo ang aking investment journey dito sa SE Sports. I-click lang ang link sa video description kung gusto nyong mag-register. May 30 pesos na bonus agad yan. I-click lang ang recharge para magkapuhunan gamit ko GCash pero pwede din ang Maya. Sumubok din ako mag-invest sa mga project nila dito. Mula sa mga maliliit na mga project kung saan ay kumita ako at hanggang sa medyo malaki para sa mas malaking profit. Ito ang ilang mga proof ng aking withdrawal ng aking mga profit. Bawat project nila ay may iba't ibang mga presyo at kita. Since VIP 3 na ako dahil sa pag-invest at pag-invite ay tumas na sa plus 30% ang aking profit. Kung may budget ka naman, pwede ka sa VIP nila na mas malaki ang investment pero mas malaki ang profit. Dito, hindi lang investment ang ways para kumita. Meron din silang daily check-in kung saan ay makakakuha ka ng one spin na magbibigay sa iyo ng chance ang manalo ng mga SES items o 111,000 pesos. Pagdating sa withdrawal ay madali lang din. I-click lang ang withdraw, ilagay ang amount via GCash, i-click lang ang confirm at ganun lang kadali. Dahil sa laban na ito, hindi na naman pinalaro ang ating kababayan na si Turdy Ravenna. Medyo maganda-ganda na nga sana sa mga nakaraang game nila kung saan ay kahit paunti-unti ay nadadagdagan na ang mga minuto sa laro ni Turdy. Pero ito nga at biglang bagsak na naman at hindi talaga pinalaro ang ating kababayan. At ang masaklap pa nga dito, even sa stat sheet online ng Dubai sa mismong website ng ABA League ay hindi mo makikita ang pangalan ni Turdy. Walang anumang balita kung bakit hindi pinalaro si Turdy sa game na ito. Pero hopefully sa mga susunod na mga laro nila ay ma-activate na nila si Turdy Ravenna ng maayos upang kahit papano'y mailabas din nito ang tunay na husay ng laro ng isang Pinoy. Pero speaking of Pinoy player sa Europa, ay meron tayong isang Pinoy young player na nag-debut ng kanyang pagiging pro basketball player sa isang top basketball league sa Europa. Ito nga'y walang iba kundi ang 6'1 former Batang Gilas prospect na si Aaron Ganal. Hindi na nga lumayo si Aaron dahil sa Spain na nito ay tinuloy ang kanyang basketball career. Matapos madiskubre noon ng marami si Aaron na naging prospect para sa ating youth national basketball team, ay nawala na tayo ng balita ukol dito. Pero ito nga at nakita na natin muli si Aaron na lumaro sa isang mataas na liga ng basketball sa mundo, nakahilera ng NBA. Tinatawag din ang liga na ito ng Liga Asociacion de Clubs de Baloncesto o ACB. Naglalaro si Aaron para sa team ng BC Andorra na kanya ring hometown sa Spain. At sa kanyang naging debut game kontra sa team ng Lima Coruña ay nakuha ng mga ito ang panalo sa final score na 112-87. Tulad ni Turdy bilang rookie ay hindi na nakapagtatakang medyo kapos sa playing time si Aaron sa team niyang ito. At sa kanyang debut game, even though 2 minuto lamang ang ibinigay dito sa laro ay quality naman ang ipinalit dito ni Ganal dahil nakagawa ito ng 3 puntos sa game. Even nga si Turdy ay bumilib sa naging highlights ng game na ito ni Aaron. Harden jugando precisamente para Ganal, entrada canasta, lo pasado, habrá falta, pues va a tener la oportunidad de poder anotar, sí. Porque tiene tiros libres, tiene 2 para el chaval de 20 años. Pues puede ser sus primeros puntos en Liga Andesa.